sa ating pag-uusapan sa update nating ito ay ang kakapasok lamang pong balita na nilabas ng Manila Bulletin at GMA article about sa pag-apila ng Tape Inc. sa pinataw sa kanilang desisyon ng korte na tigil gamit ng Itbulaga trademark at logo, no? At ang lahat ng anumang mga may kaugnayan sa Itbulaga, pinatigil din po yan, diba? So kakapasok lamang po nito, akala ko nga po hindi maglalabas ng balita dito. Akala ko wala nang pakialam ang media sa tape. Pero ito nga at nabalitaan natin na 53 pages po ang sinumite ng Tape Inc. sa Court of Appeal at matindi ang mga nilalaman nito. Isa na dito ang pag-uuto sa korte na ipawalang bisa daw ang utos ng korte sa Tape at GMA Network na itigil ang paggamit ng titulong Itbulaga logo at audio-visual recording na mga episode ng segment bago po ang May 31, 2023. So ayon nga po dito sa ating babasahin mula po ito sa GMA News. So hinahanap po ng Tape ang TRO laban sa utos ng korte sa trademark na Itbulaga. So wala pa po pala silang hawak na TRO laban po sa inutos ng korte. So ngayon, hinahanap daw ng Tape Inc. yung TRO. No, so yan po ang nakalagay dito. So January 20 po ito inilabas yung balitang ito, no? 1:54 PM. So kani-kanina lang. Ayon pa dito, naghain ng petisyon ang Television and Production Exponent Inc. or TAPE na humihingi po ng temporary restraining order at preliminary mandatory injunction hinggil sa desisyon ng korte sa trademark na Itbulaga. So kaka-update lang natin kanina, 'di ba? Na meron tayong nasagap sa pro-tape na blogger na yun daw ang gagawin na hihingi ng temporary restraining order para mapatigil yung paggamit ng titulong Itbulaga and then yung desisyon ng korte ay mapawalang bisa. So yan po ang gusto nilang mangyari, no? Sa 53 po na pahinang petisyon, aba napakarami, 53 pages ha. Hinihain po ng Tape sa Court of Appeals, hinihiling ng Tape sa korte na ipawalang bisa ang utos nito para po sa Tape at GMA na itigil ang paggamit ng Itbulaga OEB trademark, registration, logo at pangalan, gayon din ang mga kanta at audio-visual recording na mga episode at segment bago po ang May 31, 2023. So matindi po ang kanilang gustong mangyari na ipawalang bisa daw ang desisyon ng korte. Pero sa aking pagkakaalam, ang pwede lang po nilang iapila ay yung bayad na pinataw sa kanila ng korte. Pero itong TRO, sabi nga po ng korte, di ba, basahin ko lang po ulit sa inyo, no? Sabi dito ng korte, kahit umapila pa po ang GMA at Tape, hindi na maaaring gamitin ng mga ito ang Itbulaga title. So ayan po, napakalinaw. Under the 2020 revised rules of procedure for intellectual property right cases, any order issued by the court is immediately executory. This means that the RTC ruling will already be enforced even if Tape or GMA files an appeal. Yan po ang sinabi ng korte. So, ibig sabihin nito, kahit umapila po ang Tape at utusan nila ang korte na ipawalang bisa ang desisyon sa kanila ng korte, walang saysayon. Sabi ko nga po kahapon sa ating previous update, kahit umapila ang Tape, hindi pa din sila pagbibigyan ng batas. Hindi pa nila magagamit ang Itbulaga. Mababasura lang po yan kasi bago pa man sila umapila, eto po yung sinabi ng korte. Walang magagawang apila nila, the decision is final. Ayon pa po dito sa nilabas ng GMA News Online, sa pahayag na ipinadala sa GMA News Online, sinabi ng legal counsel at tagapagsalita ng Tape Inc. na si Attorney Maggie or Attorney, sinabi ni Maggie Garduque na ang decision ay blatant violation of the rules and the disrespect of the jurisdiction of the IPO on defending trademark cases. Sabi po dito. And then, idinagdag ni Garduque na ang reklamo ng TBJ ay nagtanong lamang sa korte kung ang Tape at GMA ay nakagawa o hindi ng copyright infringement at hindi patas na kompetisyon nang ipalabas nito ang mga replay ng mga nakarang episode ng Itbulaga. Idinagdag niya na walang sa reklamo na humihiling sa korte na magdesisyon
sa pagmamay-ari ng trademark o kanselahin ang mga rehistrong trademark ng tape at itbulaga. So ayan po ang sinabi ng Tape Inc. Ano? So parang kino-question po nila yung desisyon ng korte na bakit ganun daw yung kanilang natanggap na desisyon. Gayong ang TBJ lamang daw ay nagtatanong sa korte kung ang tape at GMA ay nakagawa o hindi ng copyright infringement at hindi patas na kompetisyon. Tapos ang inilabas daw ay TRO. So yan po ang sabi nila, no? So parang sabi nga po ng isang abogado na pakinggan natin, nandoon yon sa papel na natanggap nila, basahin kasi nila. No, ando doon yun, nakapaloob kasama na yun lahat. Ayon pa dito, ang kailangan ay para sa korte na magpasya kung ang TBJ at si Perry daw ay may copyright na pagmamayari sa mga audiovisual recording na ito ng mga nakaraang yugto ng Itbulaga upang matukoy kung ang paglabag sa copyright at hindi patas na kompetisyon ay ginawa. Ang issue sa pagmamayari at pagkansila ng trademark ay irrelevant at tangent sa kasong ito. Anya, so ayan po, hindi po inaakala o inaasahan ng Tape Inc. na ganito ang makukuha nilang resulta mula po sa korte, no? Na talagang immediately and executory ipapatigil ang paggamit ng itbulaga. So na-surprise sila doon. Hindi po nila alam na yun po ang matatanggap nila kasi ang ang pinag-uusapan daw dito ay yung nagtanong lang daw ang TBJ tungkol sa copyright infringement. So nabigla sila na TRO na yung lumabas na persahang pinapatigil ang paggamit ng titulo na Itbulaga or anumang may kaugnayan po sa Itbulaga logo, ganyan. Basta lahat po na may kaugnayan sa Itbulaga, kansilado, hindi na po nila magagamit. So yon, inapila din po nila yon ng Tape Inc. Ayon po yan dito sa GMA News Online. So ito po ay mainit-init pa at kakapasok lamang nito kani-kanina lang. Siguro bago matapos ang Itbulaga, nakapaskin na po ito sa mga website. Ano? So 53 pages pala yung sinumite ng taping dito po sa Court of Appeal. So ano kaya yung mga nilalaman noon, ano? Parang napakarami naman noon, no? Ang sabi ko naman sa inyo, ang isa lang po na lifeline nila ay yung Rule 65, yung certiorari na tinatawag. So mababasura na naman po ito for sure, pustahan tayo. Kasi napakalinaw po ng sinabi ng korte na kahit umapila or hindi ang tape, hindi na mababago ang kanilang desisyon. Hindi pa din nila magagamit ang Itbulaga na titulo. So yun lamang po and maraming salamat sa pagsubaybay. Mag-usap-usap tayo ulit mamaya.